Hi everyone! Welcome back to my channel. And for today's video, andito po tayo sa Mendez, Cavite, Barangay Panungyan. So meron po tayo dito available na 4 lots. Ayan. So isa pong 300 square meter, isang 204 at isang 201 square meter. At isa pang 300 square meter. So we are here. Actually ngayon is 6 PM. No? So naghahanap kayo ng affordable na residential farm lot. Ayan. So meron tayong available dito. So tahimik po dito. No? And there is LTE signal and malapit lang. Nandiyan lang yung Barangay Panungyan Hall. And going to Tagaytay is around 12 minutes. No? 12 minutes to 14 minutes. Ayan. Tapos, if you are going naman for expressway, is meron daan dito malapit din. Diretsuhin nyo paglabas. Is going to East West Road or Tagaytay Bypass Road. So, meron din daan papuntang Calax. So yan, meron tayo dito available na 4 lots, isang 300, 201, 204, tsaka isa pang 300. Yan. And papakita ko siguro sa end of this video yung video ng owner cycle natin from this property palabas doon sa highway. Yan. So actually maganda rin siya, no? Perfect siya, lagyan ng small house, tapos lagyan mo ng garden mo, no? So para siyang getaway from the city life. No? So, buhay probinsya, kumbaga. And yan, eto. Meron siya mga concrete roads, drainages, yan, perimeter fence. Tapos, pag natapos na yung development, is any house design upon development. Upon full development. So, yung isa natin, 350 square meter is this one. So, eto siya, guys. Yan. Haba po yan. 350 square meter siya, eto. Yan, so, dire-diretso doon. So, pakita ko sa inyo yung isang view. Yan, eto. So, ito yung highway. So, yan siya. 350 square meter. So, from there, yan, pahaba yun dyan. Yan. Tapos, pahaba ang ganun. Padiretso yun doon. Hanggang doon sa may dulo pa yan ng mga puno. Pakita ko sa inyo. Dito pa yan. Ah, hanggang doon pa yan sa may mga puno. Pakita ko sa inyo. Yan. So, hanggang doon, guys. Patanggalin pa yan. Yan, hanggang doon sa may puno na yan. Alright, so dyan yung perimeter fence. Tapos pahabang ganyan. Pakat siya ng ganyan. Tap. Tapos dito sa kabila, yan. 350 square meter siya. Yan. So, na-develop pa yan. Tatanggalin pa itong mga dumi dito ng mga grass. Yan. So, i-level pa yan. No? So, yan. Yan yung isang 350 square meter natin. So, very affordable po yan. No? Yan. Tapos, meron tayong dalawang lots na magkatabi, no? Pakita ko siya sa inyo. Alright. So, malamig dito, guys. Lalo pagka madaling araw tsaka gabi. So, ngayon kasi 6 PM. So, halos same weather, Tagaytay din siya. No? Yung isa pa nating 300 square meter is nandoon. Nandun lang siya. Kung ano siya, para siyang inner lot na corner. So, napapagitnaan siya. So, maganda rin. Nandun lang siya banda sa kabila. Pakita ko muna sa inyo yung 204 at 201 square meter. Actually, malamig ngayon, guys. Ayan o. Ay, wala akong heat. Wala kasi tayong dala na yung sensor na kung malamig ba yung paligid. But I think this is around 25 degrees, 24. Ayan. Malamig din dito. So, yan. Ito siya. Ito yung ating bagong gawang concrete road. Ayan, makikita nyo naman. Ayan siya. Tapos ito na, mismo, yung 204. Yan, pakita ko sa inyo. Yan. So, dito yung highway natin. Ito yung 204 square meter. Yan. Ito naman yung 205. Yan. Ito 204 tsaka 201. Yan, magkatabi yan sila. So, yan. Ito yung palabas going to the guardhouse, tapos sa barangay hall. Yan, dire-diretso. Andun yung 350 square meter. Kanina. Andun yung 300 square meter lahat doon sa isa doon. So, dito siya. 201 square meter, tapos 204. Actually, malaki to. Hanggang dito yan, guys. Yan, padiretso yan dyan. So, yan, pagan nito. Hanggang dito yan, sa gitna. Malaki to, guys. Malaking low pa to. Yan, ili-level na rin. Ayan, nakita nyo naman. Naayos na rin siya. So, hanggang dyan yan sa gitna. Kasi meron din kayong katalikuran. Ayan. So, yan. Mahaba siya, no? Yan, pag ganyan, no? Diba? Yan. Yan yung isang 200. Ano? Tak.
Pahaba yan. Tapos yung isang 200 din nakatabi, nandiyan. Tapos, yan yung harap nyo. Yan, gagawin niya ng perimeter fence dyan. Alright. Ayan na, tapos na rin actually yung concrete road doon sa kabila. Ayan. So, makita nyo dito yung mga perimeter fences. Ayan, pata sa inyo. Ayan. Ayan na. So, ayan. Perimeter fence na yan, dyan sa dulo. Makagandahan, ito yung tapat nyo. Ayan na. Diba? So, lalagyan nyo na perimeter fence dyan. So, pwede nyo siya parkingan ng sasakyan. Kasi wala naman ang titira dyan. Diba? Ayan. So, kung dito kayo sa tapat, so, pwede na 200 square meter kayo, di ba? Pwede na nyo yan parkingan, di ba? Sa future. Or lagyan nyo ng parang mga plants nyo dyan. Oh. So, maganda. Di ba? Parang kumbaga wala na nakatira dyan sa harap. So, malaki yung magiging space nyo. Siyempre, halimbawa, dito nyo pinark yung car nyo. O dito, makakadaan naman yung mga ibang kapitbahay. Tapos pwede nyo taniman yan dyan kasi wala naman ng, ano yan, wala naman ng titira dyan, di ba? So, ayan. Ganda siya, guys, actually. Ayan, paganyan siya. Alright. So, putin na natin yung perimeter fence para makita nyo din. Ayan. So, andito yung isa. Andito naman yung 201. Ayan, 201 square meter. Andito. Pahaba yan doon, sa gitna. Paganyan. Pop. Tapos yung isa, katabi pa ganun. 204. Ayan. Tapos malapad yung kalsada. Ayan. Kasha dalawang sasakyan. SUV. Ayan. Alright. So, ayan, ginagawa na rin yung mga, ano natin, perimeter fence. Ayan. So, yung drainage, yan, tapos na. Nabaon na siya dyan. Alright. Kita nyo naman yan dyan. So, ayan yung development nyo. Ayan na ba? Ayan, yung mga drainage, binabaon pa yan dyan. Alright. So, yun, guys. Ayan, tapos, yun, yung isa pang 300 square meter andun sa kabila. So, ayan. Pero, halos same lang din naman ang itsura. No? Pero yan. Pero maganda dito yung ito, itong dalawang magkatabi na 200 square meter. So yan. Tapos ito, inaayos na yung perimeter fence. Ayan na, diba? Lapad yung kalsada with drainage, so hindi siya binabaha. Affordable, hindi siya presyong Tagaytay, pero malapad siya sa Tagaytay. Around 12 minutes, no? 10 to 12 minutes. Yan. Tapos yan. Upon completion ng project, so any house design, no? Tapos yan, pwede kang magtayo ng mini garden mo. Yan, depende na sa iyo yan. So, perfect siya na retirement investment para kung kayo mahilig, meron kayong mga anak, eh, pwede rin silang maglaro-laro dito, di ba? So, yeah. Parang getaway, ano siya, getaway lot. Yeah. So, yun lang naman yung ating sharing for today. Maraming salamat sa panonood. And malamig dito, guys. No? Lalo pag, ano na, yung taglamig na, mga pa-December. Yan, January, November, yan, malamig dito. Ngayon, malamig din dito, kahit summer. So, yun, maraming salamat sa panonood, guys. No? So, if interested ka, maganda rin yung 350 square meter actually. So, kung gusto mo malaki-laking lot, I highly advise that one. So, yun na lang yung available lots natin dito. Okay. So, maraming salamat sa panonood, guys. I hope na-appreciate nyo siya. Message nyo lang sa Viber or WhatsApp if interested ka sa mga property nito. So, yun guys, maraming salamat po sa lahat. And ipapakita natin yung video naman na nagmamotor tayo at the end of this video para makita nyo kung gaano siya ang kalapit to the highway. No? So, yun. Maraming salamat po sa panonood. So, God bless po sa ating lahat and ingat po sa ating, lalo na sa mga nasa ibang bansa nating mga OFW. Lang, bye-bye!